But hindi lahat na panuloko or fraud is a ground for annulment. Yes. Kung panuloko, for example, napa-impress ka na you are a doctor, tapos hindi pala. Hindi yan, ha? Or impress ka that you are a sobrang mayaman ka, tapos maganda lang pala ang Amerikana mo, hindi ka pala mayaman. May mga ganon, pa-impress lang. So, hindi yan ang fraud na pinag-usapan natin dito. Ang fraud, like for example, tinatago mo that you were convicted of a final judgment of a crime involving moral turpitude. Isa yan. Second, babae ka. Buntis ka pala at the time of the celebration of marriage sa ibang lalaki. At the time of the celebration of marriage. Or may STD ka. At the time of the celebration of marriage. Or tinatago mo na bakla ka pala. Tomboy ka pala. Addict ka pala. Or lasenggo ka pala. At the time of the celebration of marriage, tinatago mo yan sa asawa mo. That is a ground na ibig sabihin, niloko mo ang asawa mo. Iba yon sa hindi pa na-discover yung mga ganito, diba? Dapat alam from the discovery of the cause. Dapat alam ng itong inaas ay papakasalan na meron talaga siyang mga ganyan na aspeto. Yes. At hindi niya, sinasadya niya, kaya siya fraud. Pag kasi fraud, niloko mo. Ang fraud kasi, 5 years from the discovery. Yes. Iba yung impotency. Pag impotency ang ground, kailangan 5 years from the celebration of marriage. Iba-iba yung pag-compute ng 5-year period.